Hello mga gat, mga dayang. Welcome back to my YouTube channel, Totit TV. When we say BMW, it is just like saying GS, adventure bikes. Yan po yung madalas na naiisip natin. Pero alam naman natin na maraming klase ang mga BMW. At naging curious po ako. So I tried to visit ito pong store nila sa Libis. At sa dinami-dami ng mga bike na nakita ko doon, gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi lang naman pala GS ang BMW. Marami po akong mga bikes na nakita that caught my attention. And worth considering din ito para sa atin ng mga prospective buyers. But if you are new to this channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell to be updated. At mag-comment na rin po kayo and don't forget to share this video. This is the R1250 GS style RALLYE. RALLYE style dahil ito yung familiar na kulay niya, light white, racing blue at racing red. Comfortable itong kanyang upuan dahil heated seat na siya. Adjustable din to several levels para depende sa rider na sasakay dito. For warmth in low temperatures and on long tours, ma-adjust po siya para at least yung rider ay talagang maging comfortable siya kahit mahaba ang biyahe at kahit malamig ang panahon. So ito yung familiar boxer engine na 1254cc na kung saan malakas po ang kanyang power dahil 136 horsepower ang pinuproduce ng engine na ito. So ibig sabihin yan, more displacement. So dating 1200 at ngayon ay 1250. So more performance this time. So ang kanyang handlebar riser ay itinaas sa 30mm para relax ang posture ng rider. At lalong lalo na kung nakatayo habang tumatakbo sa bike na ito. So meron na rin po siyang connectivity sa kanyang TFT display. At meron din na USB remote positive terminal. Kaya sa ating mga smartphones, advantage yan. Dahil it can be connected sa bike. Pero kailangan mong mag-download muna nitong BMW connected app para ma-enjoy mo yung ruta na pupuntahan mo, yung music na gusto mong pakinggan, at you can even make phone calls. So mayroon na rin siyang USB socket para hindi na tayo mamumroblema kung malobat ang ating mga baterya. So itong bike na ito ay naka ABS Pro Stabilizer na. Yan po ay malaking advantage lalong lalo na pag nagbe-brake tayo. So ito rin na dynamic traction control. Ang advantage naman po niyan, it will prevent the rear wheel from spinning on surfaces with little grip. So talagang iwas aksidente tayo. At ang bago pa dito sa bike na ito ay meron siyang eco mode. So it gets the most out of every fuel tank. Kaya kung makakatipid talaga, magiging economical. So napakaganda rin po ng kanyang ilaw dahil naka-LED po siya. Kitang-kita siya, maliwanag siya. So mga yung mga indicators niya, mga turns, malakas po siya, kitang-kita. At yung kanyang luminosity, lalong-lalo na sa gabi, sa pagmadilim, ay nakakapag-adjust po siya sa ating mga mata. Ganun na rin itong rear LED na mga turn lights indicators. So paggabi, talagang yung mga nakasunod sa atin ay kitang-kita na siya. Yan po ang advantage pag naka-LED. So adaptive headlights din, naka-switch on automatically kung ang vehicle ay tilted, no? So yan po ang isang bago rin na mga feature nitong GS na ito.
So talagang ang bike na ito ay hindi lang pang on-road, talagang for enduro na rin po siya. Pwedeng-pwede sa mga off-roading. Kaya bagay na bagay sa atin sa Pilipinas with the kind of road condition that we have. So makikita po dyan itong suspension niya, sports suspension po yan, at naka-off-road tires. So may 7 riding modes din po ito for superior handling. So depende sa style ng rider, makakapili po siya for riding modes na pwedeng pre-selected. Ito naman po ang Roadster R1250R style HP. So very dynamic ang kanyang design, powerful ang kanyang boxer engine na tulad din ng mga adventure bike, 1254cc engine na same rin ang kanyang output na 136 horsepower. Liquid pulled po yan, 4 stroke din at naka 6 speed. So ito pong bike na ito ay isang sports touring bike na nagkakahalaga lang naman ng 1.345 million pesos. So ang features po niya ay naka 6.5 na inches na TFT display na with phone connectivity tulad po nung GS Adventure. Naka LED tail light na po yan at onboard computer. Naka heated grips din po at may power socket para sa pag-charge ng ating mga smartphones. So dual floating disc brake ang sa harapan po niya at yung kanyang rear disc brake ay single disc brake. Meron din po siyang ABS, anti-lock braking system, at may automatic stability control. Naka hill start control din po yan tulad ng mga adventure bike ng BMW. Naka slipper clutch kaya malambot po siya. May immobilizer at ito pong steering damper para smooth po siya, hindi nag-wobble ang ating handlebar pag may mabilis ng takbo natin at biglang nagkaroon ng untoward incident. So ito pong Roadster na ito ay equipped with BMW shift cam or yung variable camshaft control. So yan po ang Roadster R1250R style HP. Ito naman po ang Roadster F900R na medyo na-attract din po ako at something new sa aking paningin. Ito po kasi ay isang latest naked bike. Lumabas lang po siya last year, mga June of last year. Napaka-modern po ng kanyang styling. And ito po ay isang bike na, that you can take around the city. At kung gusto mo rin mag-out of town, pwede rin po siya. Or you can even use this on track. No? So, ang bike po na ito ay powered by the same parallel twin cylinder 895cc na engine, 4 stroke po yan, liquid cooled engine which produces 105 horsepower, naka 6 speed transmission, capable of accelerating from 0 to 100 kilometers per hour in 3.7 seconds, so mabilis po yan. Meron po siyang rain and road riding modes at naka ABS naman po. Ito pong kanyang katabi ay isang style sport variant which comes with additional tech and safety features tulad ng dynamic and dynamic pro riding. Depende po yan sa ability po natin bilang isang rider, dahil pag sinabing dynamic pro ay yung medyo sanay ka na sa mga high displacement na mga bike. So may mga dynamic control, traction control din po yan na advantageous para sa atin pong mga rider na kung minsan uncontrollable yung mga road condition. Ito naman po ay isang napaka-attractive na
parang kung sa unang tingin mo pa lang ay aakalain mo na isang GS adventure bike, pero ito po ang 40 years GS edition ng GS na F850 na isang mid-range bike. So kung sa unang tingin mo ay parang adventure bike po siya na GS, pero iba po siya. So ang kulay po nito ay black storm metallic. Yun nga lang, talagang nakaka magandang tingnan dahil kasama po dyan itong 40 years GS logo sa fairing, mga side panels nitong bike. So yan po, naka-exclusive yellow hand protector bar. Naka gold rims din po siya na very familiar sa mga GS Adventure na lumalabas ngayon. And a seat bench in black yellow with GS logo. Kaya very attractive din po siya. Naka black fixed fork tubes and a galvanized radiator cowl. So yung kanyang windscreen po ay may adjustment mechanism na po yan. Naka TFT display din, including connectivity function tulad po ng kanyang kuya, yung GS Adventure. So may mga pro riding modes din po yan. 4 riding modes actually ang pagpipilian ng rider. At may holder din po siya for mounting the BMW Motorrad Navigator. Kadalasan nasa may handlebar po yan nakalagay. Compared po dun sa GS Adventure na kuya po niya, ay nasa taas ng TFT display. Naka LED na rin po ang kanyang flashing turn indicators. May USB charging din po siya at naka ABS. Ito naman po ang cute na C400GT na mid-size scooter ng BMW. Maganda rin po ang kanyang ride comfort. May speed din po siya dahil 400cc. Yung stability po niya ay maganda na scooter. At ang kanyang styling ay very sporty na rin po. Malaki po yung kanyang windscreen. Kaya ergonomically designed yung kanyang seat. Naka LED lights na po yan. May USB charging port at phone connectivity tulad ng kanyang ibang mga BMW bike. So telescopic front fork po ang suspension niya at double aluminum swing arm yung sa kanyang hulihan, yung rear. Naka dual front disc brake din po yan at single rear disc brake naman sa likuran. May ABS din po yan at traction control. So ito pong bike na ito, scooter na ito, ay isang liquid-cooled single-cylinder 4-stroke na 350cc gas engine that produces 34 horsepower. So stepless po yan na continuously variable transmission or CVT, yung bago pong technology ngayon. Ang price po nitong scooter na ito ay 595,000 pesos. So available po yung mga color trim po niya na black stream, black storm, metallic, moonwalk gray metallic, at alpine white na hindi po natin nakita yung kanyang stock. So yan po ang C400GT na mid-size scooter. Before we go, shout out nga pala sa ating mga new subscribers. Thank you, mga gat, mga dayang. At ganun din pala kay Brian Herrero. And of course, sa mga Florano family na ang roots pala nila ay from Gubat sa Sorsogon. Until next upload, God bless you. Peace be with you.